Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa huling araw ng ating pagsisimbang gabi, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon na siya ang tagapagtaguyod at tagapangalaga ng ating mga pangarap. Huwag tayong matakot mangarap sapagkat si Jesus ang mangangalaga sa ating mga naisin. Sa simula po ng ating pagdiriwang, pagsisihan po muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginagambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahan ng sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kakahabaga ng ating mga magulang at aalalahani ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa atin pong huling araw ng ating pagsisimbang gabi, ay nakarinig ho tayo ng iba't ibang mga kwento. Subalit, ano nga kaya ang naisabihin ng mga kwentong narinig natin nitong nakaraan na siyam na araw? Mga kapatid, ang mga kwentong narinig natin mula sa banal na kasulatan ay patunay lamang na ang Diyos ang tagapagtaguyod, tagapangalaga, at tagapagtupad ng ating mga pangarap. The stories that we have heard for the past 9 days prove to us that our God is a God who protects our vision, who fulfills our plans, and God is the God who is the builder of our dreams. Iba't ibang mga kwento. Si Manoah, ipinalangin niya ang kanyang anak na si Samson. Si Hannah, ipinagdasal niya na siya'y magkaanak na naging si Samuel.
si Elizabeth at Zacarias na nagdasal din at ang kanilang anak ay naging si Juan Bautista. Nakita rin natin ang panaginip at pangarap ni San Jose para sa kanyang pamilya. Lahat po ng ito, lahat ng kanilang pangarap ay tinaguyod, pinangalagaan at tinupad ng Diyos. God is truly the builder of our dreams. We have also seen in our first reading today from the book of Samuel how God helped David to dream. Tinulungan niyang mangarap si David. Sapagkat si David, natatakot siyang mangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang bayan. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, tutulungan kitang mangarap. At sinabi ng Diyos kay David ang kanyang napakaraming pangarap para sa kanya, sa kanyang lahi at sa buong bayan ng Israel. Tutulungan tayo ng Diyos mangarap. At yan din ang awit ni Zacarias sa ating ebanghelyo ngayon, kung paanong ang Diyos ay naging tapat sa kanyang pangako at pangarap mula sa kanilang magulang kay Abraham at sa kanyang salit-saling lahi magpakailanman. Ang Diyos ang tagapagtaguyod, tagapangalaga at tagapagtupad ng kanilang mga pangarap. My dear brothers and sisters, let us believe that our God protects, fulfills, and He builds our dreams. Sadly, many times, this is not our experience with each other. Madalas, hindi tayo tumutulong sa kapwa na mangarap. Minsan kabaliktaran ng nangyayari, sinisira natin ang pangarap ng isa't isa. May mga magulang po dito. Nasubukan na ba minsan ng mga anak ninyong makipag-usap sa inyo tungkol sa pangarap nila? Ano kaya ang tugon ninyo? Tinulungan nyo kayang ma-build up ang kanilang mga pangarap? O baka unang salita pa lang nila sa inyo ay gumuho na ang pangarap nila? Baka minsan sasabihin sa inyo, tatay, nanay, gusto ko pong maging musician. Baka sabihin nyo agad, sinong nagsabi sa iyong maganda ang boses mo? Baka yan agad ang sagot ninyo, no? O kaya minsan baka sabihin ninyo, tatay, nanay, gusto ko pong magdoktor. Baka ang sagot sa inyo ay, mayaman ba tayo para magdoktor ka? Madalas ang bilis-bilis nating tumugon, but we do not build up dreams. Many times, we kill and destroy the dreams of each other. Nitong mga nakaraang araw ay napapansin ko, marami ng mga kabataan ang sumisita na kapag magkikita-kita daw ngayong mga Christmas party, wag na wag daw sasabihin na tumaba ang isang tao. Dati biruan lang yan, no? Pero ngayon, nakita na natin, no? Minsan pala nakakasira ng pangarap yan, no? Baka naman nagpapapayat na yan
ang una mong bati dyan, ang taba mo, baka gumuho na ang pangarap niyang pumayat pa. Minsan, kapag nagkikita-kita tayo, halimbawa ngayon sa misang ito, nagkikita-kita ang mga magkaibigan, at kapag nakita niyang nagsimba ang isa, sasabihin agad, buti naman nagsimba ka, no, once a year kapag Pasko. Baka naman gusto na niya ulit bumalik ng simbahan, ginuho mo na agad ang pangarap niya. Many times, my dear brothers and sisters, we destroy and we kill each other's dreams. That is not our experience with God. Our God is a builder of dreams. Tutulungan niya tayong mangarap. Alam niyo po, ito po ang aking ikawalong simbang gabi na dito sa Manila Cathedral. 8 taon na po ako ditong naka-assign simula 2015. 8 taon na ang pagsisimbang gabi. At habang nagninilay ako tungkol sa gabing ito, napaisip tuloy ako, ilang tao na kaya ang nangarap sa loob ng simbahan na ito? Siguro marami sa inyo dito ang may mga dalang pangarap at dasal. Marami siguro sa inyo ay mga nag-aaral, kukuha ng board exams, nag-a-apply ng trabaho, at natutuwa ako tuwing babalik sila rito at magpapasalamat, Father, pumasa na po ako. Father, may trabaho na po ako. Mag-a-abroad na po ako. Naisip ko tuloy, sa 8 taon ko dito, ilan na kayang mga taong nagdasal dito ang natupad ang kanilang pangarap? God is truly the builder of dreams. Ilan na kaya dito ang nagdasal na magkaroon na sila ng love life at natupad? Kanina may naabutan ako dito na nagdadasal na dalawa. Sabi nila, Father, next year po ang kasal namin sa simbahan na ito. At ngayon pa lang, pinagdarasal na namin ang kasal namin kahit 1 taon pa. Ilan na ang mga pamilya na nabuo dahil sa kanilang pagdarasal sa pangarap nila na ipinagdasal nila dito sa Manila Cathedral. God is the builder of dreams. And I hope we will not be afraid to dream, because God will help us always to dream. At ang pakiusap ko po sa ating lahat, huwag nyo naman ho sanang sirain ang pangarap ng iba. Sana magtulungan na lang tayo. Tulungan natin ang isa't isa itaguyod at matupad naman nila ang kanilang pangarap. Sabi ni Pope Francis noong isang araw, pinagdarasal niya ang giyera na matapos na sa Ukraine at sa Russia. Sabi niya, hindi lang ito giyera, sabi niya, tinatapos natin ang pangarap ng mga bata. Yung mga inosente na nadadamay sa giyera, we stop their dreams. We kill their dreams. Ilan kaya ang nawalan ng mga pangarap dahil sa mga patayan sa ating bayan?
extrajudicial killings? How many dreams have been killed because of useless violence and killings? These are not just murders. We murder the dreams of families and young people. My dear brothers and sisters, as we end our 9-day novena in preparation for the coming of our Lord, we are reminded today that God is the builder of our dreams. He helps us to dream. He protects our dreams, and He fulfills our plans and our dreams for ourselves. Let us stop destroying and killing the dreams of one another, and instead, let us help one another in dreaming again. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na misa na ito, manalig tayo na tutulungan tayo ng Diyos matupad ang ating mga pangarap. Amen. Magsitayo ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga intensyong inalay sa misang ito. Panginoong makabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh, yeah.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya, nanamatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Thank you.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay babasbasan ang Belen dito sa Manila Cathedral. Let us pray. God of every nation and people, from the very beginning of creation, you have made manifest your love. When our need for a Savior was great, you sent your Son to be born of the Virgin Mary. To our lives, he brings joy and peace, justice, mercy, and love. Lord, bless all who look upon this manger. May it remind us of the humble birth of Jesus and raise up our thoughts to Him who is God with us and Savior of all and who lives and reigns forever and ever. Amen. Magsiupo po muna sandali ang lahat. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas ngayong huling araw ng ating pagsisimbang gabi, ay nais ko po munang pasalamatan ang ilang mga tao na naging responsable dito sa ating mga pagdiriwang. Una po ay ang ating mga Manila Cathedral servants. Sila po ay 9 na araw na sinamahan tayo. Naglingkod po sa ating lahat, yung ating mga altar servers, lay ministers of the Holy Eucharist, lectors and commentators, greeters and ushers, at ang ating choir and music ministry, kasama na po ang personnel and staff ng Manila Cathedral na walang pagod na naglilingkod sa ating lahat. Palakpakan po muna natin sila na mga naglingkod sa atin. Gayon din po ay pinasasalamatan din natin ang Intramuros Administration kasama po ng ating mga kapulisan dito sa Intramuros na nangangalaga sa ating seguridad, nangangalaga din sa bawat isa sa atin. At gayon din po ang aking espesyal na pasasalamat kay John Felix Santos at kay Ferdy Espeleta na nag-ayos po at lumikha ng ating napakagandang Belen sa taong ito. Sabi ko sa kanila, after 8 years, natupad din ang aking pangarap na magkaroon ng isang napakagandang Belen dito sa Manila Cathedral. Palakpakan po natin sila. And last but not the least, of course, kayong lahat po na sumama sa amin ng 9 na araw dito sa Manila Cathedral. Higit sa lahat po, kayo po na dumarating dito, dumadayo pa galing sa iba't ibang lugar, at gayon din po ang mga nanonood sa atin through the online broadcast of this celebration, yung atin din pong mga media partners na nagko-cross-post ng ating misa sa kanilang mga
social media pages. Salamat din po sa mga tulong, mga donasyon na inyong pinapadala para sa Manila Cathedral. Ito po ay napakalaking tulong upang kami ay magpatuloy sa aming misyon at sa gawain din ng Manila Cathedral. Meron lang man po akong request sa inyong lahat na nandito ngayon, kasama na po ng mga nanonood. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel, so para na akong vlogger, no? Please like and subscribe to our channel. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho monetized ang aming mga pages, no? Wala ho kaming kinikita sa mga yan. Pero ang nais lang ho namin, kapag tumataas po yung ating following and engagement, ay mas lumalawak po, mas dumarami ang nakakapanood nito sa social media pages. So as we end this evening, make sure that when you go home, you like and subscribe and follow our social media pages, especially on Facebook and YouTube of the pages of the Manila Cathedral. Our schedule for tomorrow, December 24, our Christmas Eve Mass here at the Manila Cathedral will be at 8 p.m. It will also be preceded by a Christmas concert by the Manila Cathedral Choir at 7 p.m. And then the 8 p.m. Mass, the Christmas Eve Mass, will be presided by our Archbishop, His Eminence Jose Cardinal Advincula. On Sunday, December 25, Christmas Day, our Masses here at the Manila Cathedral will be at 8 a.m. and 10 a.m. in the morning, and in the afternoon, 4 p.m. and 6 p.m. We wish that every one of us would have a very peaceful and meaningful celebration of Christmas. Magsitayo na po tayong lahat at tanggapin ng huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, kumayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.